So in today's video, i-share ko sa'yo kung paano ko gumawa ng buchi na hindi nagiging palitaw, flat siya, or nagsasag kagaya nito. Pero ito muna yung mga kailangan nating sangkap para sa ating buchi. So ang una lang natin gagawin is magpapakulo lang tayo ng tubig. Isasama na rin natin dun yung asukal, tutunawin natin. So once na kumulo na siya, set aside natin, then halo natin yung ating glutinous rice flour, yung kalahati lang nun, then itira mo yung kalahati mamaya, tapos ihalo natin yung bagong kulo natin na tubig sa ating glutinous powder. Hahaluin lang natin yan hanggang wala na siyang buo-buo. So now, lagay na natin yung tinira natin na glutinous powder. Then, halo natin siya ulit hanggang maging smooth na siya. Then, lagay natin yung oil. Tapos, rest natin siya for 15 minutes. So, ito yung unang tip ko sa paggawa ng buchi. Instead na malamig na tubig, yung ihalo mo sa palagkit, painitin mo muna or pakuluin mo muna yung tubig na may kasamang asukal. Saka natin siya ihalo sa ating glutinous powder. Kasi sa ganun, parang naluluto na ng konti yung ating glutinous. So kapag niluto na natin siya mamaya sa mantika, di na siya bloated, yung parang busog. Tapos pag hango mo sa mantika, busog sa mantika din, nagpa-flat na siya or sag siya. Alam niyo yan? So after natin siya i-rest ng 15 minutes, titimbangin natin siya ng bawat isa ng 30 grams. Kunwari wala kang digital scale, hindi naman siya problema, pwede mo siyang hatiin sa pantay-pantay na sukat. Pag equally divided na silang lahat, tabi lang natin, takpan nyo lang para hindi matuyot. So kuha tayo ng glutinous dough, bilugin natin sa ating mga palad, and then flatten natin, gawa tayo ng paglalagayan natin ng ating palaman. So, ang filling natin is 1/2 tablespoon. So, lahat yan, lahat ng sukat na gagawin natin mamaya sa ating glutinous dough, 1/2 tablespoon. So, lagay natin dyan yung filling sa gitna. Then, seal natin yung mga edges niya hanggang makover lang yung palaman natin. Tapos, i-roll ulit natin siya sa ating mga kamay, then set aside. So, ganun lang yung gagawin natin sa mga natira natin glutinous dough. This time, gawa tayo ng edible glue. Ang edible glue recipe natin is 1 tablespoon ng ating glutinous powder plus 1 tablespoon ng tubig. Set aside lang natin yan. Then, dapat naka-standby na yung ating sesame seeds. So, this time, lagyan natin yung ating mga buchi balls sa ating edible glue. So, dapat hindi siya babadto na kasi matutunaw. So, taktak mo lang yung excess edible glue. Then, saka mo siya ngayon i-coat ng sesame seeds. So, pagka-coat ng sesame seeds, i-roll mo siya ulit sa ating mga palad para mas mag-stick pa siya doon. So, after nun, dapat pinapainit na natin yung mantika natin habang gumagawa tayo ng buchi. So, ginawa ko na yun kanina. Mainit na yung ating mantika. Then, hininaan ko na lang yung apoy to medium. Then, dahan-dahan natin ilalagay yung ating mga buchi balls. At hayaan natin siya maluto. So, hinahalo-halo ko lang siya kasi konti lang yung ginamit kong mantika. And at the same time, palayok yung ginamit ko. Okay, ito yung last tip ko. Huwag niyo siyang i-overcook. Hayaan niyo lang siya maluto or lumutang kusa. Huwag niyo na siyang hintayan na magkaroon ng konting crack. Kasi pag ganun, luluwa na yung ano nun eh, yung palaman niya. So, pag lumuwa na yan, tapos naluto pa yung malagkit, tatalsik sa balat ninyo. Medyo nasakit.
Kung gusto mo siyang tustado, pwede mo siyang tustahin ng konti pa, pero pag nag-crack na yun, syempre dapat iahon mo na siya. Kasi puputok na yun, luluwa na rin at magde-deform. Pero dahil ginawa natin yung mainit na tubig kanina at hinalo natin siya dun, okay na yan. Hindi na natin siya kailangan i-overcook kasi naluto na rin naman siya. So, eto na po yung mga ginawa natin. So, they are all cute at saka bilog na bilog, firm na firm. So, eto yung kanyang itsura. Eto yung kanyang itsura after 10 minutes. Medyo malamig na rin naman siya. Intact pa rin siyang bilog. Thank you for watching.